ating viral news, halos 3,200 na pamilya tatanggalin sa listahan ng 4Ps ng DSWD Nueva Ecija. Kasunod ng anunsyo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Pulfo na lilinisin ang listahan ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay nagsimula na ng assessment. Ang mga frontliners ng ahensya sa bawat bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon kay Christer Carandang, Partnerships Officer ng DSWDNE, aabot sa 3,194 households out of 84,500 active members ang initial target nila na maaalis sa nasabing listahan. Sa buong Nueva Ecija, actually meron po tayong tinarget, no, na 4,000 for data cleansing, no? Pero ang initial target po natin at ang kinumit po ng probinsya ng Nueva Ecija sa management po ng ating pamunuan ng ating DSWD ay 3,194, no, out of those tinarget natin for data cleansing. Again, 3,194 po yung initial target for exiting, o kung tawagin mula po sa ating programa. Paglilinaw ni Officer Carandang, dating deserving ang mga matatanggal sa listahan, pero dahil sa 4Ps ay umunlad na ang kanilang pamumuhay, kaya kinukonsidera na silang nasa level 3 base sa kanilang assessment indicator, na ibig sabihin umano ay kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa nang wala ng suporta galing sa gobyerno. Ang mga mababakanteng slots naman ay muling pupunan ng mga bagong beneficiaries. Dagdag nito, hindi ina-applyan ang pagiging beneficiaryo ng nasabing programa, kundi mayroon silang mga enumerators na nagbabahay-bahay upang alamin kung sino ang mga dapat na masali sa nasabing listahan. Siguro ma-clarify natin sa ating mga tagapanood at pakinig na although nababanggit po yung salitang undeserving, pero that is quite, pwede natin i-tone down a bit because although hindi po perfecto ang programa natin in terms of implementation, pero majority po nung ating mga beneficiaries na nandyan po ay yung mga dating deserving din. No, ibig sabihin, dati po okay po yung kanilang status sa programa, talagang eligible sila, but as time passes by, as time goes by at nasa programa po sila, umunlad po talaga yung kanilang mga pamumuhay. Sa kasalukuyan umano ay nasa mahigit 1 billion pesos ang kabuuang budget ng 4Ps, habang 4.4 million naman ang active beneficiaries sa buong bansa. Pangunahing benepisyo sa ilalim ng programang ito ang cash grants para sa edukasyon at kalusugan ng pamilya na natatanggap nila sa pamamagitan ng kanilang cash cards.